hapon, welcome to my YouTube channel Andara Bino Tech TV Tech. Okay, upo lang kayo dyan at panoorin nyo, may gagawin ako isang digital weighing scale. Kinikiluhan ito ng ano, ng mga panindang sibuyas, kamatis, saka mga ano, yung baboy. Yeah, ito. Tignan nyo, panoorin nyo. Buksan natin. Wala daw power. Okay. Wow. Bago. Isang linggo pa lang daw ito nabili. Pero hindi na, ano, hindi na gumagana. Wala na daw power. Kaya, oh, tignan nyo, oh, yung silyo niya. Hindi pa nabuksan, kaya tayo ang unang bubukas. So pag ganyan yung ano, pag ganyan yung silyo na hindi pa nabuksan, hindi ko yan binibiyak. Kahit sa mga TV o anumang appliances, hindi ko yan binibiyak. Basta ako ang unang bubukas ng silyo. Ginagamitan ko siya ng lighter fluid, tsaka dinadahan-dahan ko siyang tanggalin dahil binabalik ko ito para pag pinabuksan nila sa iba, makikita ko siya. Kaya ito siya, buksan natin yung bagong silyo. Ako ang unang bubukas. Yan. Okay. Tanggalin natin ng dahan-dahan. Yan. Tapos buksan natin siya. Yan. Yun. Okay. Buksan natin, buksan. Tignan natin sa loob. Yun, may isa pang ano, isa pang screw dito sa baba. Yun. Tapos na. Ito. Tignan natin para makita. Yan. Yun. Tignan natin bakit ayaw magpower. Yun. Check natin gamit ang ating analog tester. Una nating check. Dahil na-check ko naman ito ang plug, check ko ngayon yung switch. Yan yung power switch niya. Tignan natin. Kung makikita nyo sa aking tester, yan. Ito yung power switch, yung main switch. Ipindutin natin. Yan. Tignan natin. Yan. Wala na siya. Kanina wala. Ayan. Natin. Kung meron siyang multahi. Ito yung kanyang charger. May wire na kulay puti. At kulay pula. So, check natin. Ayan. Na puti at saka pula. May naputol na wire. Dugtong muna natin. Ayan. Hilang muna. Okay.
natin kung meron siyang charge. Kita ba? Ayan. Natin, set natin sa DC. Lagay natin sa DC 50. Dahil hindi natin alam ang voltahe kung ilan. Ayan, tutok natin dito sa ating ano, kung meron siya. Meron siyang supply. Kung mag-charge ba siya. Ayan o. Wala. Wala siyang charge. Okay. Walang voltahe na pumapasok. Ayan, wala. So, tap natin, bunot. Tignan natin ulit yung switch. Ayan. Okay. Tanggalin natin yung push muna. Tanggalin ko muna yung itong kanyang charger. One eternity later. Okay, tuloy tayo. Karugtong na video. Burnout naman. Buksan ko siya. Nabuksan ko na at hindi ko na pinakita ang pagbukas. At nung nababuksan ko na, nakita ko na yung ito yung ano, yung ating regulator. Ayan o. Yan, putok mo siya. So titignan natin kung anong magagawa natin na paraan para mapagana siya ulit. Kung gagamitan natin siya ng 4-wire or i-convert natin sa ibang supply para malagyan natin ng charger. Okay, push muna tayo. Naku, nag-burn out pa. Yan o, wala tayong ilaw. Ayan, burn out. Kaya papasinsya na kayo at pahinga muna konti na burn out pa. Wala tayong internet. Okay. Yan o. Meron akong solar. 12 volts lang yan. Battery. Saka ito. Yan o. Yan. Meron akong konting ano dyan. Solar. Pero maano lang. Mababa lang yung capacity niya. Kaya baka hindi kakayanin yung aking iloload. Kaya balik lang ako mamaya. Okay. Ito pala yung ano, ito pala yung kanyang battery. Meron siyang battery na 4 volt 4 amperes 2000 hours or 20 ano, tawag yan? 20 hertz yata. Sige. Kaya tignan natin kung ano magagawa natin. Hanap muna ako ng ano, pang modify. Dahil minamadali ito dahil ginagamit doon sa tindahan nila. Balik na ako mamaya. A few moments later. Okay. Balik tayo ulit. Pasensya na. Ngayon lang bubalik yung ilaw natin. Habang burnout kanina, humanap ako ng ipapalit na charger or i-convert natin na charger. Naghanap ako ng charger ng cellphone. Tinisting ko muna kung pwede dahil 4 volts lang naman yung battery niya. Tsaka mababa lang din naman yung capacity. Kaya tinisting ko muna yung cellphone charger kung po pwede. Kaya kung inyo makikita, yan siya. Meron na siyang 5 volts na naka-standby para mag-charge at nagbi-blink yung indicator niya na ibig sabihin nag-charge na siya. Pero medyo 4 na oras siguro ito bago mapuno dahil nga ay totally lobat siya, totally drain. So habang tina-charge siya, observe ko muna siya kung pwede. Pero para inyong makita, kanina kasi dead shit yan, walang power. Kaya testing natin kung gumagana ba yung ano niya, yung mga display niya. Ito,
Ilalagay ko itong aking kaibigan. Si kaibigang tister ko. Yan, meron siyang 447 or 48 grams. 00 pa yung presyo niya. Tsaka yung ano niya. Tawag doon kung anong mga klaseng tawag-tawag nila. Yan, yung ginawa ko. Tinanggal ko yung kanyang charger. Tapos, minonitor ko muna. Lagyan ko ng jumper clip. Minonitor ko yung supply papunta dito sa ating tester. Ito siya, sa nakakabit sa ating test probe. Yan. Negative at positive. Para mamonitor natin yung kanyang voltahe. Dito ko muna ikinabit. Mamaya, ilalagay ko ito sa ano, sa loob. Nandun yung kanyang charger na nilagay ko. Yun. Ayun siya. Ito. Ito yung charger. Yan. Ito yung kanyang wire na ano ko. Yan o. Ayun siya. Naka ano, naka plug in na sa ating source. Kaya testing ko muna mamaya. Pag okay na siya na kaya niyang i-charge at hindi umiinit yung ating charger, ikakabit na natin siya sa loob. Okay? So, babalikan ko kayo mamaya. Eh, pansamantala muna akong kung ipo-push tsaka babalik ako mamaya. A few moments later. Ito tayo ulit. Balikan natin yung ating ginagawa. Ito na siya. Bali, nagawa ko na siyang kabit yung ating charger. Ginamitan ko siya ng string cable tube. Pati dito sa ating EC line. Papunta sa ating EC jack. Ano ko na muna. Ilagay sa loob. Plastan natin para ma-okay na siya. Ito na yung ginawa natin. Na full charge na natin. Ayan. Ayan. Tapos gumagana na ang ano, yung ating baterya kung hindi na nakakabit sa ating source sa kuryente. So baterya na yan, kaya gumagana na siya. So asimbulin ko muna para yung makita. Ilalagyan ko lang naman yan ng ano, ng double sided na tape para ito gamitan natin. Tsaka talian ko rin ng ating cable tie para maayos itong mga wiring. Sige, dyan na kayo at babalikan ko kayo pag na-assemble ko na. Okay mga palalabs, balik tayo. Ito na siya, na-assemble ko na. Ayan, nalagay ko na pati yung plate. Tsaka ito yun, yung plug, easy plug na kanyang gamit. Ito yung ating plug din na para ilagay sa ating source. Ayan. Ayun, umilaw na siya. At nagta-charge na yan. Tapos, pag i-on natin yung switch niya. Ayun. Tapos, maglalagay na tayo ng ating titimbangin. Yun, meron siyang 0.715 grams. Yan. Tapos, ayun, merong, ano, merong nakatabon, natabunan ng, ano yun, flat wire yata. Loko to, gawan pa ko ulit ng trabaho ah.
Sige. Antayin mo ako. Buksan ko muna. Tsaka tanggalin natin yung you know, yung well. Ayan, nakatabon, hindi ko nakita. Sige, pause ko muna. Okay. Mga palalabs, ito na. Tapos na tayo. Natanggal na yung naka-block na ano, nakatakip na flat wire sa loob, na ibalik ko na. Saka okay na siya. Ayan, pwede nang gamitin ng aking minamahal na customer. Kaya hanggang dito na lang yung mahaba na video natin, paputol-putol dahil sa brown out. Naghanap tayo ng charger ng cellphone, nagtesting pa tayo, totally drain yung battery, kaya nag-charge pa ako, kaya medyo natagalan at napahaba. So maraming salamat at hindi kayo nagsasawa sa pagpapanood ng aking mga videos. Sa inyong lahat, maraming salamat at shout out pala sa aking mga classmate, sa aking batch mate 1990 ng Kapsu Dayaw Campus, especially to Giovanni Dalton, Rodolfo Nalika, Ochi Nalika, at saka kay Inday Irene, at sa lahat sa inyo maraming salamat at God bless po sa inyo lahat, sa ating mga kapwa teknisyan pala, sa ating electronics technician, lalo na kay Sir Mujajus, Sir Livoy, sa kila Fix and Review, kay best friend Rafi, kay Sir Alex ng Alex Bautista Difficulty in Electronics, sa kay Basic Bob, sa lahat-lahat kasi ang dami. Kaya pasensya na, maglagay na lang kayo ng inyong mga comment dyan sa baba. At maglagay ng ISO dahil isa-shout out ko yung may mga ISO dyan. Saka sa lahat-lahat ulit, maraming salamat. May pahabol pala ako na shout out. Shout out kila Joey Tech, Giovanni V, Marco Francis 713, Makoy Tech PH, Tusok 65, Taga Bukid Farm Vlog, Ryan Cruzet Tech, WGT with Jojo Tech, Kuya Lino Vlog, Pati Vlog, Partners Meroya Vlog, Oliver Villaros, Kabalik at Civicom 371 Roa City Chapter, Kuya Ariel TV, DIY Pinoy Technician, DJ Maps Vlog, Ka Master TV Loan, GPR Tech Vlog, Gis Repair TV, Kabayan Vlog TV, Avon TV, Skill TV, Last and Not the Least, LanceTV.com, may pamangkin, Alan Laurelia. Thank you sa inyong lahat, sa inyong panunood, maraming salamat and God bless. Huwag kalimutang mag-subscribe, share and likes, and pakipindot na rin ng notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod pang video. Sana may napulot kayo na aral sa aking ipinakitang videos sa araw na ito. Maraming salamat and God bless to all. Bye-bye!